Well, ito pa rin ang Taong Bahay, mga bay, at isang batang bata na entrepreneur ang ating kasama dito. Baka magkamali yung mga abay natin. Bagamat medyo pwede na rin natin mamaya isegue dun sa business niya ngayon. Pero siya po ay itinatampok natin sa ating saludo kami sa'yo, bay. Bakit? Ipinakikilala natin, mga abay, si Ail Marie Abuan. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin po. Ayan. Maaga ka bang umalis sa Dao, Pampanga? Anong oras ka umalis? 8 po. 8 ng umaga. Buti na lang at hindi traffic, ano? Hindi naman. Ayan, nabuti. Sige. Bakit po natin siya kasama ngayon, mga abay? It's because, alam po ninyo, pangarap ng bawat kabataan, na sila po ay makapag-aral. At may kani-kaniya silang ninanais na marating syempre sa buhay. Hindi po ba, mga bay? Tulad din naman ninyo at ng inyo mga anak. Hindi po ba? Si Ail, ay ano ba ang gustong marating mo sa buhay mo? Mail, sige, sabihin mo muna sa ating mga kataang bahay. Gusto ko rin pong maging engineer po in the near future. Gusto mo maging inhenyero. Oo. Di ba meron yung mechanical, civil, ano bang sa'yo? Electrical, ano ba? Electronics and communication engineer. Ayun, ang gusto mo. Sige. Bata pa, yun ang pangarap niya. At nung siya ay nag-graduate ng high school, tuntua siya, magka-college na ako. Hanggang sa kinausap sila ng kanilang parents, ano sabi? Hindi mo na po kayang masuportahan yung sa college ko po. Oo. Kasi po financial. Oo, reasons. Apo. Oo. Yung pangarap niyang yon na gustong-gusto niya na magkolehiyo dahil sa gusto niya nang maging engineer, mga aba, yan oho. At ngayon, doon pa lang sa edad niya noon na 16-17, binubuo na niya sa sarili niya na ay, pagka na naging engineer ako, ganto-ganto. Kaya lang, kinausap po sila ng kanilang mga magulang na, anak, hindi muna kayo makakapag-aral. Nung sinabi sa'yo na hindi ka makakapag-college, abay Ail, ano ang naging reaksyon mo? Anong sinabi mo din sa nanay mo? Siyempre po, malungkot po ako. Kasi po, parang gusto ko na po agad na makapag-aral sa ma-pursue po yung gusto ko po sa buhay. Mm-mm. Pero yun po, naging hadlang lang po yung financial. Mm-mm-mm. Kaya po. Oo. At dahil doon, biglang nalungkot. Anong ginawa mo dahil doon sa pangyayaring yun na, teka muna, ganito na lang ba ako? Ako ba ano yung pwedeng maitulong ko sa parents ko? Ganun ba ang nasa isip mo nun? Opo, nung una po. Kasi ayoko po na wala po akong gawin sa bahay. Yung tambay lang po, ganun. So, naisip ko po, yung mga ginagawa ko po na mahilig po kasi akong mag-search sa internet. Mm-mm. Yung mga pwede pong gawin na yung mga gamit po sa bahay, ganun po. Tapos yun po, sinabi po ni mama, try ko po na gawin pong ilagay sa business po yung gusto kong ginagawang. Ano ba yung gustong ginagawa ni Ail? Yun po, yung paggawa po ng mga flower crowns. Flower crowns. Ito po yung sinasabi niya. So sa yung panahon na hindi siya nakapag-aral, ang ginawa niya kaysa nga naman siya nandun lang at tumambay sa bahay niya, nag-isip siya para makatulong din sa gastusin ng pamilya, baka sakaling pumatok. Flower crowns. Ito. Yan, tingnan natin. Ito yung flower crowns na sinasabi niya. Okay. Ito. Ano to? Karaniwan ginagamit itong flower crowns sa... Sa mga events po. Opo. Like weddings po, yung mga debut, ganun. Mm-mm. Pinapa-customize po nila. Ayun. Pinapa-customize, syempre, kasi ibabatay mo doon sa kung ano yung... Opo, doon sa team nila, kaya doon po sa susuotin. Oo, kanina nag-uusap kami, biglang sabi ko, uy, ang gaganda, sabi niya, sino naman ka kung karaniwan mong nagiging, yung mga naging kliyente mo na, sino-sino ba? Yung pong mga sa weddings po, yung mga flower girls po nila, oo. Tapos yung mga nagde-debut po, ganun mm-mm, po. Mm-mm. Tsaka yung iba po, ginagamit din po sa mga ibang events. Photoshoot din po. Yung ganoon. Pero,
Nakita mo ito kamo sa internet? Ah, opo. Oo. Pagkatapos ay... Inaral ko na lang po siya. Inaral mo na lang. Saka naganap po ako ng supplier po para din sa material. Oo. Ah, customer mo daw yung anak ni Ruby? Ah, opo, dati po. Pati rin po yung mga ibang artista po. Ayan nga, oh. Yung mga anak ni Ruby Rodriguez pala yan. Oo, yan, sige. So, pagka ganito, sabi mo, pwede i-customize, ano? Pero gano'ng karami kailangan ang i-order nila? Wala naman po akong minimum kasi yung iba po talaga, parang rush lang, parang 3 days po, papadala nyo po, tapos may po gagamitin na po. Okay lang po, kahit na isa lang po yung orderin nila. Ay, ganun. Karamihan, magkano yung ganito, halimbawa? Ganyan po, nasa 120. Ah, 120. Apo, tapos po kung, halimbawa, lumalaki po yung, ay, mas malaki po yung flowers na gusto nila, maabot po ng 200, ganun. Tsaka depende po sa design. Ayun. At dahil doon, malaki ang naitulong nito sa pamilya nyo. Opo. Oo. Nung pong papasok na po ako ng college, ako po yung nakapag... bayad po din sa entrance fee namin. So hindi na pinroblema ng magulang mo na yung iyong pambayad sa tuition? Apo, yung entrance fee. Oo, ikaw na mismo, mula doon sa kinita mo dito. Ano ang natutunan mo doon sa panahon na ikaw ay hindi nakapag-aral, Ail? Sabi ko po sa sarili ko, gawin ko po yung gusto ko pong, yung gawin niyo po yung kung ano yung gusto nyong gawin, yung hobby po, ganun, yung passion nyo po sa, ano, dapat po, huwag po tayo na matama rin, ganun po, tsaka tiwala lang po sa sarili. Kumusta naman, ilang kayo magkakapatid? Apat po. Apat, ikaw ang? Bunso po. Bunso, oo. Yung bang mga kapatid mo, nung makita kang gumagawa niya, ano sabi nila sa'yo? Ayos naman po, maganda daw po yung ginagawa ko. At least po, nakakatulong po. At sa hinaharap, teka muna, baka naman mapunta na yung iyong pag-iisip dyan sa pagbibusiness, Ining. Ano sa palagay mo? Hindi naman po. Kasi hindi ko po talaga masyadong hilig yung sa business po. Noon lang po talagang nainip ako. Yun lang po talaga yung ginawa ko. At saka hindi. Isa pa, yung pagkakataon na kinakailangan talaga. Dahil sa, alam niyo mga abay, talagang pagka dumarating sa atin, yung problema, lalo na sa pampinansyal, isip po tayo, ano ba yung pwede kong maitulong? Ikaw itong naisip mo na pwedeng maitulong sa pamilya mo. So, ano yung mga nandyan sa anong yan? Nag-open din po kasi ako ng isa ko po pong shop kasi hindi, parang hindi po siya related, ganun. Mga necklace po sila. Ah, necklace naman. Iyan pa rin. Mula dito sa flower crowns na yan, yan naman ang naisip mo. Pati niya, paabot mo na nga lang. Ayan. Sige, tignan natin. Ayan, sige. Pakihawa ko na lang din yung mic na yan. Akin na yan, ayan. Yun. Ito. Ito yung naiisip niya. Yung mga ganito. Cute, no? Nga naman. Dapat nag-iisip tayo, mga abay, na mga kung paano tayo makakatulong. Alam niyo, patok na patok to sa mga estudyante, no? Hindi ba? Yung mga ganito. Ayan. Cute siya, Siya nga pala. Pagka ikaw ay, ikaw lang lahat gumagawa nito. Opo, minsan din po tinutulungan ako ni Mama. Kapag po madami na po talaga. Oo. Matanong lang namin, ano ang karaniwang payo sa'yo ng nanay mo? Dahil siya lagi ang nakakasama mo. Tiwala lang po sa sarili. Tsaka kung halimbawa po, nafe-feel ko na parang humihina po, ganun. Lagi niya pong pinapalakas yung loob ko. Ano sinasabi niya? Yung gusto namin ng yun ang gusto naming marinig. Maaaring yun din ang makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga abay. Ano ang payo ni Mami sa iyo? Gawin mo lang yung yung nagpapasayo. Nagpapasaya po sa iyo. Ganun po. Oo. Tsaka wag ko rin pong hayaan yung pag-aaral ko. Ganun. Ano ba gaano ba kahalaga ang edukasyon para sa iyo? Siyempre po, para po makamit mo po yung gusto niya sa buhay, kailangan niyo po muna kong mag-aaral. Okay, Ail. Maraming salamat sa'yo.
Maraming salamat din po. Baka meron kong gustong batiin. Mga classmates ko po, hello. Oo, magulang mo. Baka gusto mong batiin. Biglang ginanon, oo. Si mama po, tsaka si papa. Hello po. Thank you po sa lahat. Oo, at sa mga kapatid mo. Hello po. Okay, sige. O sige, salamat ng marami sa'yo, Ail. Maraming salamat din po. Okay, babalik po agad na taong bahay para sa ating trivia. Diyan lang.